Ito naman, I bought this for 404,000 yen. So, 150... I bought this for 185,000 yen. 72,250. Whew! This is Sean Kines. Welcome back to my channel. Kung saan bawal ang nag-hate and bashing. And for today's video, we will be doing unboxing. Yes! Sobrang favorite ko mag-unboxing talaga. Dahil bihira naman tayo mag-unboxing. Konti lang naman yung mga unboxing plans natin. And mag-unboxing ako ngayon kasi magaling na po ako. Yan, yes. Wala na po ako sakit. Finally, gumaling na rin po tayo. Ayun, nakabuhanin tayo ngayon kasi wala tayong suot na wigambang. But for today, ito na. Ito, mga... Kasi, di ba, lagi naman, every time that I work hard, I need to give myself a gift. At tuwing meron akong mga nagagawa mga bagay-bagay, or mga job well done, ganun, charos. Sino ba pupuri sa sarili ko? Di ba ako lang? Charos, hindi. Kaya, pag sinasabi ko sa sarili ko, job well done, you deserve something. Kaya, ito po, ayan, we did a little shopping sa Japan before tayo umuwi. Ngayon ko lang siya unbox. I just wanna share it to you guys. And... ito yung mga dream bags ko na makikita natin ngayon. So, I bought one from Gucci. Yan. I bought one from Gucci. And I bought one from Louis Vuitton. Dalawa pala ang bili ko sa Louis Vuitton. So, bihira naman tayo mag-unbox ng ganito. Hindi naman katulad din na ng mga ibang mga luxury fashion icons na sobrang dami nilang ganito. Tayo, konti lang yung ganito natin. Kaya excited na excited pa tayo magkaroon ng mga ganito. And I just wanna share it with you, mga Nakshis. Okay? Ano to ha? Kasi di ba pinalabas po yung ano namin, yung movie namin sa Japan. And lumabas naman yung movie ng Bonggong-Bongga at maganda naman. Maraming nanood. Maraming salamat sa lahat ng nanood. And sa sumuporta sa amin sa Japan. And abangan nyo, may bago kami movie ginagawa ng Bex Battalion. Okay, so... ini, mini, mini, mo. Aling kaya ang bubuksan ko? Eto o eto? Eto. Okay, so unahin natin ang Gucci. Yan. First, kwento muna dito sa, konting kwento lang dito sa Gucci bag na to. Hindi dapat ako bibili nito, pero nung nakita ko siya, medyo in love talaga ako nung una ko siya nakita kaagad. Binili ko siya sa Kobe Outlet Store, kasi may outlet store po sa Kobe, Japan. Okay? Hindi ko alam kasi kung saan siya pa may mga outlet eh, pero ito yung napuntahan ko doon. Kasama ko dito sina Roy, tsaka sina Yuichi nung binili ko to. Actually, sabi nila sa akin, dapat di ko bibilhin. Ilang beses ako pabalik-balik na ganon. Tapos sabi nila sa akin, ba't di mo bilhin? Eh, deserve mo naman, di ba? I mean, may point kasi pinaghirapan ko din naman yung mga pambili nito, di ba? Nagtrabaho naman tayo ng bonggang-bongga. Eh, ito na yung nakakapagpasaya sa akin ngayon kasi wala naman tayong love life. Charos, eme. Okay na yun. Okay na yung tayong bumibili para sa sarili kaysa naman bumibili ako para sa iba. Charos, eme. Okay. Tapos iiwanan lang din pala ako. Evan! Dami hugot sa buhay. So, ito, buksan na natin. Ang napapansin niyo, ang haba ng paper bag, wala siyang, tapos, ito, wala siyang box eh. Wala siyang box. Ano lang siya? Dust bag lang siya. Yeah. Oh my gosh! Parang, this will be my second Gucci bag. Ay, third Gucci bag. Yung una kong Gucci bag, binigay sa akin. Yung second Gucci bag ko, binenta ko kasi nagipit tayo. So, ito, sana hindi naman mabenta. At ayoko na magbenta para tuloy-tuloy lang ang collection natin. So, ang ganda ng dust bag niya, malaki. Kaya siya walang box yata kasi dahil sa outlet yata. O, hindi, may mga box sa outlet eh. O dahil wala lang box na customized for this kind of bag. Okay, kasi this bag is actually a Gucci tote bag. Tsaka naisipan kong bumili na rin doon kasi medyo mas mura ngayon sa Japan mamili ng mga luxury brands. Ayan, kasi tax-free sila doon. So, may 10% off pa. Oh, get ready with me. Oh! Charan! I love it! So, this is the Gucci tote bag that I bought in Kobe Outlet, Japan. Oh! Ang ganda. So, leather talaga siya ng bonggang-bongga. And as you can see, meron siyang hawakan dito. At hindi lang yon, pag binuksan mo siya, oh, magnetized. Meron siyang magnets dito. So, ayan sa loob, makikita nyo,
safe na safe, magsasara yan kasi magnetized. Ah! Ganon! Ah! Ganon! Magnetized siya. So, tapos meron siyang spare na kung ayaw mo siyang dalhin dito sa ganito, sa hawak, meron siyang spare na palm, shoulder, back. Ganon. So, dito siya kinakabit. Ay ko. Alam mo, I so love unboxing ano new bags ng ganito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nung sa sarili ko nung bata ako, katulad ng sabi ko sa shoes, pag kaya ko nang bumili, bibili ako. Pero hindi ko naman ito binili dahil, alam mo, gusto ko magyabang o anything. Binili ko siya dahil, alam mo yun, nasa mga bucket list naman natin makabili ng mga ganito, mga klaseng bagay. Pero hindi naman po ako gumugastos ng sobra sa mas may, ano tawag dito? I won't spend doon sa hindi ka naman maa-afford. Tapos walang matitira sa akin. So, I am just spending something na kaya kong i-afford na sinisigurado kong tapos na lahat yung expenses ko, tapos na yung mga responsibilidad ko, kumbaga may natira na para sa akin, para sa future, di ba? Meron akong pantulong, meron akong pang sarili ko. So, this time naman, wala naman siguro masama na, alam mo yun, give something for yourself, di ba? Love yourself nga, di ba, sabi? So, meron siyang hook sa loob. Ayan. Ayan. So, pwede mo siyang actually, yan o. Tiyo mo, itayo nga natin. So, pwede siya actually ganyan. Paano ba? Ayan. Pwede siyang ganyan, actually. Oh, di ba? Pero, ako, I prefer, pag ganito mga klaseng bag, I prefer na wala tong ganito. Kasi, mas gusto ko siya ng ginagamit na. Parang bayong lang, ganun. Di ba? So, dito ko pwede ilagay yung mga iba ko mga papeles. Iba. Kasi minsan nahihirapan ako pag ano, magdadala ka ng mga gamit tapos may mga envelope ka, hindi mo maidala. Pero sa dito, pwede dito mga laptop, envelope, mga malalaking bagay, mga habang bagay na hindi nagugustuhan, di ba? So I think this will be so much of use to me. Ang ganda niya actually. I love my Gucci tote bag. Yes! Achievement. Thank you. Di ba? Meron siyang card. So I'm gonna reveal the price to you. So, I bought this for 185,000 yen, 72,150. Yeah. Pero may tax free, ay na less na yung tax nito. So normally sa iba parang magbibili niyo siya ng 90,000 plus, pero sa Japan nakatipid tayo ng bonggang-bongga. Okay. So that's it for our Gucci tote bag. Yay! Sorry natin. Tapos bukas gagamitin ko na siya. Inantay ko talaga ma-unbox bago ko magamit. So, ang tagal niya nakatenga dito. Kasi may sakit pa ako. Yan. So, may collection naman tayo para sa mga bags natin. Alam mo, pangarap ko yun, maging collector ng bag. Sooner or later, magsisipag tayo para, alam niyo yun, maging katulad tayo ng iba. Sobrang dami nilang mga bags na ina-unbox. Grabe. Million-million. Pero hindi natin afford yun. So, ito muna tayo. So, ito naman, we'll be unboxing my... Ito, isa to sa mga dream bags ko. Parang, nakita ko na to ng sobrang tagal. As in, sobrang tagal ko na siya nakita sa Louis Vuitton. Tapos sabi ko, one of these days, ito yung power of manifestation. Sabi ko, one of these days, makakaipon ako at mabibili ko yung bag na yan. So, ito na yun. So, it's a dream come true for me na makuha tong bag na to. Actually, tatlong Louis Vuitton store ang pinuntahan ko na nakikita ko siya para lang, alam mo yun, hahawakan ko, aalis ako. Tapos, nung finally, nung nasa airport na ako nung Japan, sabi ko, sige na nga, pag binili ko to, next year na ulit ako bibili ng regalo para sa sarili ko. So, hindi muna ako bibili ng regalo this December para sa sarili ko. Eto na yun, advance Christmas gift ko na to para sa sarili ko. So, ayan. So, unbox with me. So, buksan natin siya. Okay. So, ito kasi yung resibo yata to. Ang hilig na magbigay ng card na walang laman, no? Bakit kaya? Siguro para pa kunyari pag ireregalo mo siya. Pero hindi ko ireregalo to nung mahal-mahal. So, I bought this for... Ah, ito. I bought this naman. Kung yung isa, 185,000 yen. Ito naman, I bought this for 404,000 yen. So, 157,560 pesos po ang halaga niya. So, ayan. Whew! I can't imagine na bumili ako ng klaseng bag. So, pikit mata talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, if it will make you happy naman,
wala namang problema as long as hindi mo napapabayaan yung responsibilidad mo sa buhay. 'Di ba? Yung walang masasagasaan, walang hindi lang yung alam mo yung bumili ka pero wala ka na tirang responsibilidad na kailangan, ay shit, magbabayad ako ng utang ng ganito, ganon, ganyan. So, ito naman, I made sure na wala na akong bayarin. So, ito na. This is an advanced birthday gift for myself. Advanced birthday gift. Ito Christmas gift. Ito birthday gift. So, hindi na pala ako bibili ng mga gamit ko sa ano, sa mga susunod na panahon. Charos. So, ito na yon. So, ayan. Okay. So, this is, oh my gosh. Oh my gosh. I love it. Oh. Oh, fuck. So, this is what you call the vertical trunk wearable Torillon wallet. If I'm not mistaken. Kung tama ba yun? Ewan ko, sa mga nakakaalam, tama ba? Basta this is the vertical trunk ng Louis Vuitton. So, I have yung isa, yung pahiga nito. Pero ito yung isa sa mga pinakagusto ko kasi sobrang cool ng itsura niya. Kung makikita nyo. Ayan, oh. Vertical trunk monogram. So, this is the monogram. Merong isang, ano nito, isa nito, ano naman, canvas naman yun. Pero ito, pure leather siya. Ang ganda niya. So, buksan natin. Oh. Pak, parang kahalang ng Marlboro, malaki, no? Oh, pak. Tapos meron siyang leather strap. So, leather strap na to ay ilalagay natin sa gilid niya. Oh, pak. Ang ganda. So, adjustable din siya. It has many adjustment points naman. May iba't iba siyang mga bilog. Pero I think this is okay na sa akin. So, suotin natin siya. Suotin natin siya. Pak, pakak, di ba? Ang ganda. Pakak na pakak lang. Oh! Di ba ang bongga? Kasha ba kung hindi ito? Baka mamaya hindi naman lang. Oh, kasha. Oh, pakak! Di ba? Hello, my name is Hart. Hartemio Marquez. Charot! Akala niyo Hartemio Marquez, ano? Charot. So, ito yun. Isa sa mga bags na pinangarap ko. And finally, I got it. Yes! Thank you. I love it. So this is our Louis Vuitton vertical trunk. Yay! Okay, so now, tabi mo natin to kasi ito, susuotin ko na to bukas. So hindi na natin siya itatabi. Ito naman, may nagbigay kasi sa akin ng sample dito dati sa Louis Vuitton, dito sa Pilipinas, ng sample na yon. So, na-inlove ako dun sa amoy niya. So I bought a perfume from Louis Vuitton too. So ito naman, binili ko mga tatlong lapad yata to. So basically parang mga 16,000 pesos. Or yeah, mga 16,000 pesos. Mga ganun. And we have bago lahat meron tayong free. May free tester sila. Yes. May free tester kasama na. So, ayan, isang lemon sight at isang meteore. Pero ito muna, buksan natin to. So this is actually my new favorite scent na ginagamit. So this is the Meteore Louis Vuitton. Yan, na pabango. So buksan na natin siya. So paano ba ito binubuksan? Pag hindi ka talaga mayaman, no, hindi mo alam kung paano binubuksan yung mga bagay-bagay. Yan, ayun. May tinatanggal lang pala. Okay, finally we got it out! Ayan na, ito ang Meteore Louis Vuitton. Ewan ko, Meteor ba o Meteore? There you have it! Charan! So guys, sa mga gustong pumunta ng Louis Vuitton, apakabango nito. Isa to sa mga bago kong favorite na pabango. So, naamoy ko lang siya. Sample-sample lang, naamoy ko siya. So, naubos yung sample. So, I think, sabi ko, okay, bilhin na tayo ng isang buo nito. Kasi since nagustuhan ko naman. So, kapag naaamoy ito sa akin, nasasabihan ako ng mabango. Ah! Di ba? Para maiba naman. Hindi yung kadalapit yung sa akin, parang baho. Para kahit sa vlog, tsaka sa TV, mukha ako mabaho. At least sa personal, mabango naman. Ganon! So, this is our new favorite perfume. It's the Louis Vuitton Meteor or Meteore. I don't know. So, ayan guys. There you have it. Our new achievements. Actually, gifts para mapasaya ang sarili ko.
perks of being single, nakakaipod tayo para sa sarili. Wala tayong ibang pinagkakaabalahan, kundi ang sarili lang natin. Diba nga, sabi nga nila, love yourself before you love somebody else, diba? So, paapawin niyo muna yung mga pagmamahal niyo para sa sarili ninyo, and then pag maapaw na yan, tsaka niyo ibigay sa iba yung sobra. Para naman hindi ka nauubos lagi. So, that's what I'm doing right now. I'm just loving myself and pampering myself lagi. And of course, giving gifts sa sarili ko every time na may nagagawa tayong mabuti at magandang bagay sa trabaho na ginagawa natin. So, maraming salamat sa mga tao patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. I'm just sharing the blessings with you guys. Thank you so much and God bless everyone. Don't forget to love each other for no reason at all. Bye guys!